Alright, what's up mga bro? Yeah, introhan natin to. Mag-setup na tayo ng ano, ng supermoto. Nakabili na ako ng ano, ng front shock na pamalit. Pang ano siya, pang Honda Wave. So, mas mahaba siya ng ano, around 47 millimeters. Isinukat ko na eh. Yeah, yung papalitan lang natin dyan, inner tube tsaka yung spring. Yan, ilang papalitan natin. Tapos sa likod naman, hindi pa dumadating yung ano ko eh. Nag-order pa lang ako nung riser ng pang-stock. So yun nga, ano siya, chrome-plated steel. So matibay talaga yun. Yun yung ginagawa nila sa Indonesia. Galing Indonesia yun. Mag-join kasi ako sa group na ano, na mag-setup ng supermoto na on the Beat Street. Yan, in-invite ako ni, ano, ni Jeremiah. Shoutout bro! So ngayon, papunta naman ako ng ano, ng welding shop, maghanap ako kasi yung center stand ko papadugsungan ko para mahaba siya kasi pag nag supermoto tayo hindi naaabot yan eh, kaya padudugsungan ko siya, patataasin ko yung center stand natin. Yung kapag ano kasi pwede rin side stand ang ano eh, ang palitan, ganun madalas yung ginagawa nila doon sa Indonesia. May nabibili na mas mahabang side stand, may nakita na rin ako sa Shopee eh. So lahat ng mga link ng mga ano parts na gagamitin lagay ko sa description ano. So, punta na lang muna ako doon sa ano, sa welding shop. Tapos papawelding ko tong tong ano natin, center stand natin. Yeah, para mas mahaba siya. Hindi na ako nag-order ng side stand na mahaba eh. Kasi hindi naman ako nagsa-side stand. Center stand ang ginagamit ko lagi. Ayun. Balik ako kayo. Let's go! Alright, ayan, dumating na yung riser natin sa likod, o lifter. Ayan yung tsura nya, ayan. Chrome plated steel. Ito yung pang mga stock shocks. Hindi mo ito pwedeng gamitin sa aftermarket shocks eh. Kasi ang paglalagay nito, ayan ito, tatanggalin mo to. So kita nyo yun, yung screw na yun. Ayan yung sa shock eh. Ito yung susuot natin dyan. Kasi ito ililipat natin dito, sa kabilang side. Bali ano to, 40mm or 4cm yung sukat nya, yan o, 4cm, 40mm. Hindi bali magtataas tayo ng ano, 40 plus, ito kasing gamit kong shock ano na to eh, 330mm pang Honda Click. Ito yung last vlog ko, ito yung stock ng Honda Beat 310. Bali ang dadagdag natin sa likod 60mm or 6cm kasama tong lifter. Yan. Yan yung taas ng likod natin. Tapos yung pangharap naman natin, ito yung gagamitin ko na ano, para mas mahaba yung shock. Yan. Ito pang ano to, pang Honda Wave. Sukat naman ito. Bali tataas tayo dito ng mga ano, around 47mm. Bali yung likod natin 60mm, yung sa harap around 47mm yung itataas nya. Kaya sakto lang yung balance nya, medyo nakababa yung harap ng konti. Ito gagamit na ko na lang to ng ano, ng pang compress para makabit ko. Meron na kasi itong ano eh, preload spacer ano. Yung preload spacer pala natin, ito yung ginawa ko nung last vlog. Kasi nga tumutukod tong ano, antaklik na siya kapag angkas ko si OBR. Ginawan ko siya ng ano, yan, preload spacer. Siningit ko dito para makompress yung spring para mas matigas siya. Mas mabigat na load yung kanya i-handle. Yan. Pero kung ba wala kayang ganito, pwede nyo itong baklasin ng ano eh. Hindi gumagamit ng spring compressor. Musundutin nyo lang to, ito, ng flat screw. Pangatin yung ganyan, meron yung nut doon, 17mm. Yan, pag naisuit nyo na yung 17mm doon, pwede nyo nang pihitin to. Yan. Napihitin yung maganyan. Para matanggal. Pero ito, i-compress natin kasi matigas na yung tension ito. Mahirapan ako dito pag ganun ang ginawa ko. Pag gagamit kayo ng ganito, dahan-dahan lang. Napantay yung ano, tension. Habang kayo na-compress nyo. Yan, marabas na siya. Ang
Pagpasok na tong 17mm. Kaya natin tanggalin yan. Yung 17mm pangontra. Set yung panluwag natin ito. Yan, pwedeng Allen wrench. Yan, luwag na. Pwede natin ilagay ito ngayon. Pero bago natin ilagay, ganyan natin ang ano, Mighty Band para sigurado. Ano. Yan mga kailangan, pero lagyan na rin natin. Itong thread. Yung suot lang natin ito. Umiikot na yan pag ganyan. Sagad na yan. So, umiikot yung ano nyan sa loob. Saan naman natin lalagay ito? Nandito naman yan. Umiikot ah. My pet lords. Untry na lang natin. Yan, natin naigpitan to. Yan pala, may bibili kayo nito na pang aftermarket na riser naman. Ano din, chrome plated steel din. Pero, kasi ito yung meron tayo eh. Dito na lang gagamitin ko. So, ito yung tested na ng mga naka-Honda Beat sa Indonesia. Na nagsusupermoto. So, talaga yung ginagamit nila. Madalas kasi stock shock ginagamit nila. Yan, pitan na natin. Pitan nyo mabuti ito para walang kalas-kalas ano. Yan, okay na yan. Pwede natin luwagan itong ano, compressor natin. Yan, may riser na tayo. Chrome plated steel, kaya matibay talaga yan. Lugan ko na. Kaya din pala ako nagtaas ng shock ano, nagpalit ng 330mm. Ano, may additional play yung likod. Imbis na gumamit ako ng 60mm na ano, or 6 cm na riser, 4 cm na lang. Yung added na 20mm para na height. Parang ano na siya, magko-contribute siya sa dagdag na play ng rear shock natin. Ang gamit ko Flyman na ano, spring compressor pang kotse to. Discard ako na lang sa para magamit sa motor. Pinakita ko naman yung last plug. Ito yung ginamit ko. Pangkabit nga nitong ano. Itong reload spacer ko. Okay na. Kabit na natin yung ano natin. Lifter sa likod. Wala kang tiwala doon sa mga aluminum na ganito na lifter. Baka bumigay eh. Ah, ito maganda talaga. Sigurado matibay yan. Chrome plated steel. Yan. Ganyan siya kataas. Kabit na muna natin to. Napagano, lugan nyo yung mga bolt ng gas tank para madaling isuot to. 3 bolt lang naman yun. Washer. Snap. Size pala nito 14. Ang sagad na higpit. Agad na yan. Ito naman sa baba pala, no? Ito, nakita nyo ito. Nalagyan ko ng bracket to.
Kasi pag ano yan, pag tumas na yan, tatama na yung sa airbox eh. Kasi gaganon yung motor. Pag tumas to, mahihila yung makina gaganon. So itong tendency nito, lalapit tong ganon. Nalagyan ko siya ng ano, bracket. Kabit muna natin, tapos pakita ko. Yung sasayad. Parang sayad pa rin sa airbox, no? Sayad, oh. Pero i-adjust ko pa yung bracket. Mamaya ako na gawin. Nain na muna natin to. Abit muna natin. 12mm to. Side sa airbox. Gulang pa yung ginamang bracket. Na-adjust ko na yan eh. Na konti lang. Kasi yung nagtaas ako, medyo dumidikit dito. Yung nagpalit ako ng 330mm. Nalagyan ko na ng bracket yan eh. Inupod ko yung airbox. Pero yan, side pa rin. 60mm. Ito, mano-mano, higpit lang. Yung gamitan ng impact wrench to. Mustansya. Yan, okay na, mahigpit na. Side siya dito. Airbox. Kailangan pa ng adjustment. Mamaya na yan, sarap naman tayo. Nabaklas ko na to kanina. Dinrain ko na rin yan. Linis ko na. Ito yung inner tube ng Honda stock. Ito ngayon yung ipapalit natin. Yan pang Honda Wave. Nakita nyo? Mas mahaba na. Mas mahaba sya. Ayan yung magiging play ng shock. Ayan, same lang din. Napares lang sya ng haba eh. Yung damper. Damping rod. Yan. Yan ang magdedetermine ng ano eh. Play ng shock. May nabibiling mahaba nito sa Indonesia. Pero ayoko yung sacrifice yung lalim ng baw nung inner tube dito sa outer tube. Kasi pag hinabaan mo to, parang haangat yan ganyan eh. Parang medyo unsafe, no? Pero hindi naman siguro kasi marami naman gumagamit man. Sa Indonesia. Actually, meron sila na, no? Yung mismong dumping rod, yun may pandugsong sila. Mga ganyan kaiksi. 4cm, 6cm, 8cm. Yun, kadalasan ganun ginagamit nila eh. Pero ako, mas pinili ko na ito na lang. Kasi magkasukat naman tong inner tube na to. 26mm to yung ano, yung outer diameter. Pares lang, Honda Beat tsaka Honda Wave. Meron akong nakita kasi ano eh, yung parang spreadsheet graph na ano, ng mga sizes ng inner tube. Ayun. So, ito ang gagamitin natin pang Honda Wave. Ayun. Na pinakita ko lang sa inyo para makita niyo yung difference nila kung gano'ng itataas ng shock sa harap. Ayan. Pero sukatin natin. Kabit muna natin ulit dito. Yung stock. Spring ng stock. Natin naman yung Honda Wave. Ito rin yung gamitin natin, yung kasama niyang ano. Pang lock. Yung Honda Wave. Ang compare natin yung size. Ayan yung itataas ng shock natin. From dito sa gitna nito hanggang gitna nito, around 47mm yan. Sinukat ko na yan eh. Ayan, kita nyo ba? So, same pa rin yung lubog nung ano, nung inner tube sa outer tube. So, mas safe tayo dyan. Pero tumaas yung height. Ano, same yung play. Ayan. Ayan, sukat na sukat tong Honda Wave. Press lang kasi ng diameter. 26mm. On the beat na inner tube. On the wave na inner tube. Yan, press lang. 26 din. 26mm din. Same lang talaga sila. Lagyan natin to ng ano, no? Buhay na natin.
Pilitan muna natin itong panglock niya sa ilalim. Kabila, buhay na rin natin. Tanggayan natin itong inner tube na Honda Beat. Lagyan na natin itong isa, yung isang kapares ng Honda Wave. And i-hand tight nyo muna sa una para hindi sumala yung thread, ano? Wala, maigbit na. Pwede na natin salinan ito ng ano, fork coil. Ito, iba yung panglock nito eh. Isa stock natin ganito. Ano, yung may clip, sear clip, tsaka ano, yung ganito pantulak. Ito thread type 17mm. Ano. Mas madali ito. Isa yung sa stock ng Honda Beat. Ano. 17mm. May spring na rin 'yan. Spring. Salinan na natin ng fork coil. Ang dami ng fork coil, pakita ko na lang sa inyo. Usually 60-65 mm, pero iba yung ginagawa ko eh. Pinakita ko rin tong discarte ko sa ano, sa paglalagay ng fork coil nung vlog ko nung ano, Magic Lowered. Yung sa dami ha, ng fork coil. Pero yun, personal preference ko kasi. So yung laro niya pag ganun yung dami ng fork coil. Pero standard nga 60-65 mm. Yan, ganyan ako mag lagay ng fork coil. Sinasakto ko lang dun sa mismong ano, dulo pag nakalubog tong inner tube. Pag nilubog ko, yung level ng oil halos pantay lang. Ayan na. Halos pantay lang dyan sa ano, ibabaw. Ayan, ganyan kadami yung nilalagay ko. Sarang natin to. Manda to, madaling isara, no? Ano, sarado agad, oh. Ayan, ganyan lang din sa kabila. Pantay lang doon sa dulo. Okay na rin to. Pa natin mahigpitan to. Kailangan nakabit to sa T-post. Kasi ikot lang yan na ganun eh. Kinigpitan natin dito. Ah, may natin higpitan. Kabit muna natin sa T-post. Ah, bago natin kabit to, lagay muna natin tong ano, rubber boot. Ayan, nabili ko din sa Shopee to. Mura lang, 100 plus lang yata. Universal. Ayan, 20 centimeters. Talaga yan. Para may cover to. Kasi mahaba na to eh. Log nga lang. Pero okay na yan. Okay lang naman log yan kasi para hindi maiipon yung mga alikabok no dito. Okay na yan. Pwede rin ganito. Ang gusto nyo. Yan ha. Pwede rin ganyan. Ganto na lang. Paano kaya? Mas maiipon ang alikabok no pag dito. Kahit saan naman yan. Okay, ganito na lang. Hindi ka naman baguhin yan pag na-tripang ko.
alayin nyo lang yung ano dito sa taas na ba ano, lagayan ng bolt. Check nyo yung alignment dito. Kaya ito smooth pag pinapasok. Ito to. Ang ehe. Para malaman nyo kung pantay na. Ay, hindi pa pantay. Ayan, pantay na. Dapat smooth yung pasok ng ehe. Pwede natin ipitan to. Ito, gamitin natin ng impact. Untight muna bago impact. Tapos pag-iigpitan natin ng sagad mano-mano. Naka-low lang kasi yung higpit nito. Yan, sagad nyo lang na-higpit. Yan, sagad na. Mahigpit na yun natin. Pwede natin higpitan itong ibabaw. Ang panglaki niya. 17. Yeah. Pwede natin ng gulong. Nahigpit ako na ng itong gulong. Panaligpit, mano-mano. Ito namang caliper. Kasi diba tumaas na to, ano? Posibleng mahila to eh. Nung sa bracket. Ang gawin ko, babaligtarin ko to. Testing muna natin na wala. Ibit muna natin yung caliper. Ano? Yan na, medyo banat siya. Adjust ko yung sa ibabaw. Binago kasi ng pesto yan. Nagpita muna natin yung caliper. Nagpita yung caliper natin. So banat to. Adjust ko naman to ibabaw. Binago ko kasi ito nung ano. Nung nag-convert ito na naked handle bar. Ito yung bracket na to. Siguro hindi ko na ilalagay ito. Tingnan muna natin. Ito muna isa. Originally, ganyan yan eh. Hindi na ubra yan kasi banat na. No, try natin i-flip. No. Testing. No, parang pwede naman. Baiktaran lang natin. No, medyo banat nga lang talaga. Medyo banat. Mukhang okay naman eh. Itong isa, try ko ikabit ah. Ito maluwag pa. Ito na masikip. Abit ko naman to. Ito maluwag pa. Ito lang, medyo maigpit. May slack pa naman. Hindi naman siya nahihila. Ano, feeling ko tabasan ko ito ng konti. Hindi siya ipeta na. Nakita nyo. Mga babato na hihili.
Diskarte ko na mamaya. Nakabit ko muna yung fender. Tsaka yung mukha. Tumas na, no? Pakita ko pala yung center stand ko. Hindi ko pala napakita. Ayun yung center stand natin na binadugsungan ko. Para abot na siya. Sobra pa, oh. Ayun yung likod. Pass na, no? Problema ko ito. Tumatama talaga siya sa airbox. Kung naka-center stand. Yung ginawa kong ano, bracket. Ito. Yan eh. Wala siyang sabit kapag nakano. Pag nababa yung motor. Pero pag naka-center stand na, tumatama na dito. And i-discard yung mapatong airbox. And ito naman yung harap. Taas, no? Tumas na siya tingnan. So, ito ang ganda. Tatabasin ko na lang to para hindi masikip masyado to. Dog pa naman dito eh. Disigarte naman muna yung airbox, tapos balikan ko na lang kaya. Alright, yan na yung super moto setup natin. Ah, matas na yung harap. Ito pala yung ginawa ko dito sa kable nito. Yan. Pwede pala siyang ano, hindi na bawasan dito. Pwede mo siyang tanggalin, parang may pandikit lang siya eh. Sa loob, parang naka mighty band. Pwede mo siyang i-adjust. Na-adjust sya, nahihila. Ayan, nahihila. Ayan, tapos pinagtad ko na lang to. Abot naman sya, sobra pa nga eh. Tapos ayan yung shock natin sa likod. Ayan yung riser. Nakita nyo, laki pa ng space oh. Pag lang naka center stand, medyo didikit to ng konti dito. Ayan, kita nyo. Konti lang naman. Kahit nilagyan ko na ng bracket. Ito pala yung bracket na ginilagay ko. Yan, ano na yan, flat bar. Nagpagawa na ako ng flat bar. Tapos meron din dito yan sa ilalim. So parang ganito yung itsura nya. Kinuha ko na lang yung ano, yung butas nito. Nandiyan ko ipinapares. Huwag kayong gagamit ito pag ano, kasi napuputol to eh. Yung ditong side napuputol siya. Kaya nagpagawa ko ng flat bar talaga, bakal hindi siya puputol, ano. Yan, ginawa ko na lang guide to. Sakto. Ito, yung malaki, tatlo. Yung nandito, dalawa. Yan, okay naman, sakto naman. Pantay naman. Ano. Maganda rin dito, tumaas yung gap niya dito. Ano. Mas lumayo siya sa gulong kasi tumangat eh. Ito din linisin, ano. Sa ground clearance naman, yan, nakita niya may patong na, kasi hindi ka may side stand dyan ng maayos eh. Check natin yung ground clearance. Ayan, yung ground clearance na ngayon tumas na. Ilan na yan? 170 sa 180, ano? 180 mm. Tapos ng ground clearance naging 180 mm na. So ano na yan? Static sag na yan. Na dyan nakababa na yung shock nya, yung bigat ng motor. Pero pag sumakay ka pa, o sumakay pa yung angkas mo, mas bababa pa yan. Pero yan yung ground clearance nya pag static sag yan. So 180 mm yung ground clearance nya. Tumaas na, no? Na-check natin yung ano, stock na ground clearance. O, 146 yung ano, ground clearance ng Honda Beat. Naging 180, mas mataas pa sa ADB ah. Yan, 165 yung ADB. 132 click, yan. Seat height naman check natin. Yan, dapat natin. So, nasa 700, parang 800 eh, no? Mayroon si Patin. Pero parang dun, 800, 795. Kasi yung taas siya ng ADB. Matangkad na talaga siya. Mabiyahe kami ng ngayon ng Bulacan. Para matest ride din natin to. Mga lubak, ano? Tapos testingin natin yung high speed stability niya. Alright, dito na kami sa ano, Mega Dyke. Yan, para matesting natin yung high speed stability.
Pero nagamit ko naman ito na matagal na. Mga isang buwan na B, no? Ata. Oo, mga isang buwan ko nagamit itong ano, setup natin na supermoto. Kaya gamit na gamit na. Medyo ano na natin yung quality ng sa likod na enhancer o yung riser na sa likod. Hindi siya basta-basta bumibigay. Nagamit na namin. Lagi ko po nga kasi OBR. Tibay talaga to. Ito kasi talaga yung ginagamit ng mga ano eh, taga Indonesia. Ayaw nila nung ano, yung parang extender na mga alloy. Kasi mahuna talaga. Ayaw ganong style na extender. Gusto nila yung ganito, yung Diroscas. High speed stability testing natin. Kung ano ba siya, stable pa ba siya kung high speed na ano. Okay na okay naman, tumatakbo tayo ng 85. Ayan, 86. Wala, kahit malakas ang hangin dito. Stable na stable pa rin. Ayan, 90, 88. Okay na okay. O siguro dahil na rin yung sa crash guard ko, ano. Kasi dati talagang unstable tong Honda Beat eh. Pagka ano, pagka tumatakbo ka na 100. Ano, naglagay ako ng crash guard na naging stable eh. Mas lapat yung harap. Kaya ano, kaya stable siya sa high speed. Pero depende pa rin niya kung anong ano nyo, bigat nyo. O kasi magaan lang ako eh. Kaya pag dati nung ano, wala pa akong crash guard, talagang parang umuangat yung harap. Kaya mabilis ang takbo. At saka pag ano, tatangin ng hangin. Yeah, maganda rin yung crash guard. Yung front shock naman natin, okay na okay. Ang ganda ng play. Yeah, tumaas nga siya. Siguro ang advantage nito, ano, mas maganda, mas ano yung lean angle mo, no? Mas kaya mo humiga pag ano ka, magko-corner ka. Ayan. Tapos syempre sa mga humps na matataas, ayan, hindi ka basta-basta sasayad. Pag may angkas ka lagi, ayan. Kahit magdire-diretso ka sa humps na matataas, hindi sasayad yung ilalim mo. Ayan, na ano nga lang, medyo mataas siya. Ano na ako dito eh, super tiptoe na ako eh. Talagang tingkayad ako yung ano, nakalapat yung dulo lang ng paa. Pero kaya ko naman dalhin kasi gamay ko na to si Honda Beat eh. Yan, ganun lang yun. Madali lang magamay. Maninibago ko lang sa una pero madali na. Pag na ano, mga ilang gamit mo lang, gamay mo na agad. Yung taas. Ang height ko pala, 5'4". Yan, abot ko pa rin. Yan, kasing taas ng ADB eh. Yung ano niya, seat height niya. Pero mas manipis yung upuan. Siguro mas tingkayad pa ako sa ano, ADB kasi ano yan eh. Pala pa dyo po ano no. Yan, okay naman itong ano natin, supermoto setup na testing naman natin yung ano, yung play ng shock sa mga lubak no. Pagpunta namin dun sa ano, Bulacan, mga malubak dun eh, doon ko gustong testingin. Ngayon pala kasi kami uwi ng Bulacan, hindi pa namin sigurado kung open na yung border, kung nag-check maluwag na. Wala kami ID ng Bulacan eh. Pero maganda, mga testing natin dun yan. Alright, yan. Testing natin sa off-road. Off-road at lubak. Off-road tsaka off-road. Ito ba yung off-road eh. Dito kami sa may rotonda, kalalagpas lang namin. Dinudurog na pala dito. Parang inaayos yung ano, kalsada. Ah, patay ka. Yan ah, off-road do. Oh. Ano ganda talaga yung suspension niya, Bina? Oo, yun napansin ko eh. Hindi na siya kagaya dati na sobrang tagtag. Ganda ng test natin, ah. Off-road eh. Solid talaga dito sa ano, Pampanga, Pabulacan. Solid. May mga daan. Solid. Maganda rin yung kapit ng ano natin, Corsa natin. Pang off-road talaga. Mas hindi natin ramdam, no? Putik nga lang to. Ano, okay na. Yan, doon pa ulit. Meron pa doon mga lubak eh. Pero yan, napansin ko, mas gamanda yung play niyang, ano, shock. Tayo yung likod natin, mas mataas eh. 330mm, dati 310mm. Ano pa ulit tayo ng rough road, tsaka off-road. May off-road? Off-road yung kanina ah. Ito, yung mga banda rito, rough road na. Masira-sira na yung kalsada. Ito yung dating ano eh. Dating ginagawa pero tapos na.
Oh, wala niya, nakakod na kay lahat. Ito yung maganda off-road dati. Napanda rin pa, napa tayo na off-road doon. Oh, sarap mag-rat-rat dito. Oh. Chill-chill lang. Finding rough road. Finding off-road. Ayan, ayan, ayan. Ay, ayan, ito, ito, ito. Pala dito malubak. Ah, ginagawa rin to, no? Hindi. Hindi, ginagawa yan, oh. May warning signs na. Ah. Yun, oh, off-road, oh. Ah, hindi, konti lang. Basic lang, oh. Tayo dadaan dyan. Yan, hindi naman po kaya nagtaas tayo ng shock, eh. Sasabak na natin ng ano, off-road. Siyempre, kung may option ka na pwede mong hindi itahan sa lubak, dumukon ka nalang dumaan. Kasi mas mabilis madedegrade yung mga springs mo nyan, eh. Pero gumanda talaga yung suspension. Medyo inagay dati na ano. Medyo hindi na tolerable, eh, no, eh. Mm-mm. Yung tagtag sa mga malalalim na lubak. Galit ako lagi. Ay, mga ganito. Oh. Hindi nagaano. Maga hindi kagaya dati. Up! Up! Oh. Ito na ang senyales ng Bulacan, eh. Ayun, oh, iiwas mo na lang sa lubak. Hanggat kayang iwasan. Sapat to, malubak din dito. Hmm. Ah! Bagol. Eh, malubak ka, eh. Hindi lang. Yan. Para sa'yo. Yan ah, yan ah. It's tolerable na, no? Hindi kagaya dati. Oo. It's tolerable talaga yung lubak. Ano pa kung ADB, eh? Wow. Namungulangot lang ako dyan. Ganyan lubak. Ayos na ayos yung upgrade natin. Ang ganda niya, taas. Sarap sakyan. Tangkad, eh. Sabi, mas kita mo yung ano, no? Mas kita mo yung likod. Yung, wala na yata ang off-road. Mamaya pa meron pa doon. Traffic na. No, wala na yung masyadong off-road. Banda doon pa, ano. Ang sarap niyang ihataw, ah. Hindi mo gaano ramdam, eh. Advantage din ito pag mga baha, ano. Mas hindi aabutin yung ano, floorboard mo. Hindi mababasa yung battery niya kahit ilubog mo sa baha. Ingatan mo lang mabasa yung ano. Kapag nabasa na yung CVT mo, yan, medyo dudulas-dulas na yan. Huwag lang pasukan yung air filter tsaka yung ano, yung tambucho, namamatay ang kanyan. Air filter pag nabasa, papasukan ng tubig yung makina mo, no. Pero at least ito, mas mataas na yung ground clearance natin. Pwedeng ilusong sa baha, pero as much possible huwag mo na ilusong. Para hindi ka naman problema, no, kung pasukan ng tubig yung makina. Tsaka yung ano, gearbox. Buti na pala kami ng gabi. Apo na kami umalis, eh. Las 4 at 5. Dilim na, oh. Lagay ko na lang yung mga link sa ano, description, ano. Kung gusto nyo, yung mga set yung ilalagay ko. Kasi depende sa inyo kung gusto nyo mag ano, yung mag extender na lang nung dumping rod, oh. Yung ito, mapapalit kayo ng inner tube dyan ng spring. Pero para sa akin, mas gusto ko yung magpalit kayo ng inner tube tsaka ng spring. Mas safe. Sa likod naman, ha, wala kasing mas mahabang shock na ano, eh. Na pang on the beat, eh. Na pwede. Yung mayroong mahaba, kaso pang dual shock yun, eh. Mayroong bawa yung shock ng ADV. Malambot yun, yung ilalagay mo sa mono shock. Diobra. Mamaya, naka-ano na lang tayo, riser or lifter. Okay naman. So, palit market na to, nabi. Hmm. Ayan, okay. O, gasta yung gulong. Yeah, ayan o ba, o. O, gasta yung gulong. Putik, eh.
Eh, medyo may mga konting rough road na lang dito, pero alas wala na. Ayun na lang yung link sa description. Ano kung gusto niya mag-set up ng supermoto, ano. Okay siya, maganda siya. Ayan, para kung matangkad din kayo, ano. Kung may kabigatan, lagi may angkas. Pag sumasayad yung ano nyo, pag may angkas, yan, okay din. Mas mataas. Ito nga tapusin yung vlog. Hop, 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 hop. Ride mga bro, ride safe. Ganun na. Hindi na uso. Walang tao. May nakarang pangasal. Wala na. Wala na. Saka yun, malayo pa lang. Sinisita ka na, no? Hmm, yan, no? Oh. Ah! Kaya ka? Kaya ba iloko? Ano na lang, no? Parang visibility ng police na.